Nang araw po sa ating lahat mga kababayan po natin. Ayon sa Philippine National Police ay tinuturing ng isang pugante ngayon si General Bantag at si Ricardo Solwita kasunod ng hindi pagsuko nito at bigong pagkahuli ni General Bantag at ni Ricardo Solwita pagkatapos i-serve ang kanilang warrant of arrest sa address na kanilang ibinigay. Ngayon na sabi ni Secretary Remolla ay harapin na lang ni General Bantag itong kanyang kaso at kung wala siyang kaso ay patunayan na lang umano sa husgado dahil alam ng husgado kung wala naman talaga siyang kasalanan ay pwede naman siyang palayain. Ngunit dahil hindi pa nagsuko si General Bantag, ano ngayon ang magiging decision ng ating kapulisan ng NBI at CIDG? Dahil ayon sa CIDG ay gagawa na sila ng manhunt operation para mahuli itong si General Bantag. Samantala, itong grupo ni General Bantag o itong kampo ni General Bantag ay wala pang pahayag kaugnay sa declaration ng ating otoridad na pugante na nga itong si General Bantag, mga kababayan po natin. Piansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng mga ito. Noong Huwebes, April 13, naglabas din ang Muntinlupa Regional Trial Court ng arrest warrant laban kina Bantag at Solwita dahil sa hiwalay na kasong murder kaugnay naman ng pagpatay sa inmate na si June Villamor. Si Villamor umano ang umaktong middleman upang kontratahin ang self-confessed gunman na si Joel Escorial para mapatay si Lapid. Kasunod nito, naglunsad ng malawakang manhunt operation ang Criminal Investigation and Detection Group o PNP. Yun na nga po mga kababayan po natin. Ito na, minamanhunt na ngayon ng Philippine National Police, CIDG, NBI, itong si General Bantag. At ang malupit pa nito, kasi walang piyansa ang kasong murder, double murder, na isinampa labang kay General Bantag. So ibig sabihin po mga kababayan po natin, kapag mahuli si General Bantag ay hindi po siya pwede magpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan hanggat hindi pa napapatunayan na inosente siya. So mananatili siya sa kulungan po mga kababayan natin. CIDG. Sa isang pahayag sinabi ni CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat na kumikilos na ang kanilang tracker team para maaresto ang dalawa at maigawad ang hustisya sa pinaslang na mamamahayag. Nanawagan naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Bantag at Solwita na harapin ang mga kaso laban sa kanila. Well, it's better kung just face the music. And if you think you're innocent, then just come in and face the music. The judges will be able to know if the truth is there. Alam naman nila. So yun po ha, kagaya ng pahayag pa man ni Secretary Remulla, kahit pa wala pa namang kaso noon si General Bantag, ay harapin umano itong kaso na inuugnay sa kanya. So sa ngayon po mga kababayan po natin, hindi pa nagpaparamdam itong si General Bantag kung ano ang kanyang plano ng kanyang kampo kaugnay po sa paglabas nitong warrant of arrest laban sa kanya at kay Solwita, mga kababayan po natin. Siyempre inaasahan po natin na talagang mananatili sa kulungan itong General Bantag pagkatapos nga walang piyansa itong kaso, murder na final sa kanya. At ayon niya kay Remulla ay harapin niya na lang ito. Kung talagang wala siyang kasalanan ay lalabas naman umano ang katotohanan ayon kay Remulla. So mga kababayan po natin, yun nga no, at una sinabi natin na sana hindi matuloy, hindi ma-issue ng warrant, sana maging epektibo sana itong mga legal remedies ng Team Bantag. So mukhang hindi epektibo po mga kababayan po natin yung ginawang aksyon ng Team Bantag at natuloy pa rin ang pag-file ng kaso sa kanya, nakitaan siya ng probable cause at na-issuehan na nga ng warrant of arrest. So sana po mga kababayan po natin ay siyempre magsuko na lang si General Bantag, harapin niya na lang ito para wala nang masamang mangyari pa sa kanya bilang supporter po ni General Bantag. At lumaban na lang ng tama sa hustisya, idaan na lang sa tamang proseso. Huwag na po magtago kasi mamaya baka magkaroon na naman ito ng kagustuhan ng ilang kababayan po natin na dapat umano may reward para ituro o sa si General Bantag. So para alam po natin, nandyan lang yan sa Baguio. So baka hindi pa handa ang kanyang team na magsuko ito si General Bantag. So abangan po natin mga kababayan po natin kung ano man ang magiging update po nito. Pero syempre, in-encourage po natin
na sumuko na lang itong General Bantag at sana lumabas pa ang katotohanan sa pagproseso ng kanyang kaso na wala siyang kasalanan. So yan po ang ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat.